Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko po simulan ang kwentong handog sa atin ni Sir Carl, ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako po si Vong, ang may-ari at narrator sa channel na Mr. Narrator PH. Pansamantala po muna akong hahalili kay Sir Carl bilang kanyang guest narrator. Inaanyayahan ko rin po kayong dumalaw sa aking munting channel. Marami din po akong magagandang kwentong handog para sa inyo. At tsak na inyong may ibigan. Maraming salamat po. Simulan ko na po ang pagbabasa. Magandang araw sa inyong lahat mga katribo. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na ang kwentong ito ay ikalawang kabanata na ng kwento ni Marcus. Isang aswang na nagmula sa lahi ng mga bangkilan o vampira. Ang unang kabanata nito ay yung kwento nating pinamagatang kong Vampira kontra Taong Lobo. Part 1 to 9 lang po yun at available na rin sa playlist ng side channel nating Kwentong Aswang Comics. Ilalagay ko na lang po ang link noon sa ating description para tuloy-tuloy na po ang inyong pakikinig. Simulan na natin ang kwento. Sa unang araw ng klase sa Dakong Unahan, makikita ang isang guro na abala sa pagtuturo ng isang leksyon sa matematika. Kung pagmamasdang maigi, hindi direktang nakabaling sa kanya ang mga ulo ng mga estudyante habang may hawak siyang patpat at mariing tinuturo ang bawat salitang nakasulat sa pisara. Subalit gayunpaman, kahit walang nakikinig sa naturang guro, ay patuloy pa rin ito sa pagtuturo. So, if X is 4, then what is Y? Biglang natahimik ang maiingay na mga estudyante sa tanong na yon ni Mrs. Flores. Tila walang naglalakas loob na sumagot. Subalit nagulat ang lahat nang biglang itinaas ng isang estudyante na nakaupo sa bandang likod ang kanyang kamay at tumayo ng tuwid. Napatingin sa kanya si Mrs. Flores. Sabay-sabay naglingunan ang mga estudyante sa lalaki, kasabay ng bulong-bulungan. 16. Kasual na sagot ng lalaki. Si Marcus, isang transfer student at kakalipat lamang ng araw na yon. Excellent! Nakangiting wika ni Mrs. Flores. Okay, class. I think that's enough for today. Let's dismiss. Marcus C., tama? Tanong ni Kimberly nang lumapit ito sa lalaki. Yes. Tugon ni Marcus. Isa kang transferee, di ba? Sabat ni Lisa. Tumango ang lalaki bilang tugon. Sa wakas, nagkaroon din kami ng macho at cute na kaklase. Wika naman ni Maki. Nakangusong pinuluputan ng kamay ang braso ng lalaki. Sabay ka na sa amin, Pogi. Kain tayo sa cafe. Mahiya ka nga dyan, bakla. Umiral na naman yung kalandian mo. Saway ni Joy kay Maki. Pasensya na guys. May gagawin pa kasi ako. Pagtanggi ni Marcus. Maybe next time na lang. Isang araw at ikalawang linggo ng pasukan. Patuloy na umalingaungaw sa buong universidad ang tunog ng school bell. Nag-uunahan ang mga estudyante sa paglabas sa kani-kanilang mga classroom. Dinampot naman ni Marcus ang bag niya at isinukbit sa kanyang balikat. Subalit pagdating niya sa pinto, ay hinarangan siya ng tatlong lalaking kaklase na nagsisiga-sigaan sa kanila. Pare, dapat mong malaman ang mga patakaran dito. Ani Greg, habang nakatayo sa pinto. Matangkad at matipuno si Greg. Ngunit kilala ang lalaki sa buong universidad sa pagiging bully sa mga estudyante. Hindi sumagot si Marcus. Tinapunan lang niya ng tingin si Greg. Wow pare! Ang angas naman ng isang to!
Pabago-pago pa lang eh. Uwi ka ni Kenneth. Matangkad din ang lalaking ito tulad ni Greg, pero katamtaman lang ang pangangatawan. Oo nga, mukhang hindi ka pa yata kilala. Sabat naman ni Jack, ang pinakasulsulero sa grupo. Kayumanggi ang balat ni Jack at maliit lang ang katawan na taliwas sa physical appearance ng dalawa. Bagong salta ka lang dito, kaya umayos ka. Saad ni Greg na may matatalim na tingin kay Marcus. Hindi naman natinag si Marcus sa matatalim na titig sa kanya ni Greg. Kaagad uminit ang pakiramdam ni Greg. Tila na insulto ito at akmang uupakan si Marcus. Ngunit natigilan nito nang sitahin ni Mrs. Flores. Mr. Romualdez, ano na naman ba to? Sambit ng guro. Nako, wala po ma'am. Nakikipagkaibigan lang naman po kami sa kanya. Di ba pre? Saad ni Greg, sabay inayos ang kwelyo ni Marcus. Okay, umuwi na kayong tatlo. Uwi ka ni Mrs. Flores. At ikaw, Mr. C, mag-usap tayo sa office. Sumunod ka sa akin. Uwi ka pa ng guro kay Marcus. Bago pa man nakalayo sina Greg, ay nag-iwan muna sila ng isang banta kay Marcus. Pagdating ni na Marcus sa office, pinaupo siya ni Mrs. Flores sa isang malambot na sofa sa tapat ng kanyang desk. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Marcus sa babaeng guro. Gusto kong iparating mo ang mensaheng ito. Kinuha ni Marcus ang isang papel at binasa ang nakasulat. Pinapunta niyo ako rito para lang sa bagay na to? Ngumiti ang guro sa kasinabing. Sige na, maaari ka nang umuwi at magpahinga. Kaya agad na rin tumayo ang binata at lumabas ng campus. Pagdating ni Marcus sa inuupahang apartel, ay kaagad niyang inihagis ang bag sa kama. Hinubad ang uniforme at pumasok na sa banyo. Unti-unting dumaloy sa katawan ng lalaki ang malamig na tubig at ninamnam ang bawat pag-agos nito. Kinahapunan ay umalis siya ng bahay at nagtungo sa isang bar na malapit sa tinutuluyan niyang apartel. Nais niyang mag-relax at magpalipas ng oras tulad ng ginagawa niya madalas. Pagpasok sa loob, umupo si Marcus sa isang upuan at tahimik na pinagmasdan ang mga taong kumakanta, nagsasayaw at nag-iinuman sa kanilang mga pwesto. Ito na bro. Wika pa ng isang bartender na si Rico. Kinuha naman ni Marcus ang isang baso na may tequila at mabilis na nilagok. Salamat bro. Anong balita sa buhay estudyante? Nakangising tanong ni Rico habang nilalagyan ng tequila ang baso ng kaibigan. Medyo okay naman. May tatlong itlog nga lang doon na makulit. Kinuha ni Marcus ang baso at nilagok uli ang laman. Mukhang may mga fans ka na kaagad ah. Bago-bago mo pa lang ah. Natatawang sambit ni Rico. Oo nga eh. Teka, munti ko na makalimutan. Pinaabot ni Mrs. Cassandra. Inabot ni Marcus kay Rico ang papel. Sigurado ba sila rito? Abay malay ko. Hindi naman natin alam kung mauhusay ba yung binubuong grupo. Sagot ni Marcus. Sige, ako nang bahala. Ani Rico. At mamaya, kailangan nandun ka sa pagtitipon. Bakit pa? Medyo inis na turan ni Marcus. Utos ng ama. Tsaka para makilala ka na rin ang squad mo. Paliwanag ni Rico.
Bakit pa? Hindi ko sila kailangan. Tsaka di ko nga kabisado pagpunta doon. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang may lumapit na isang babae. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rico na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Oh, kailan ka ba nakabalik? Tanong ni Rico sa babaeng lumapit. Yun ay si Glenda. Maganda ang hubog ng katawan, balingkinitan, malapor sila na ang kutis. Nakasuot ito ng simple at nakaponytail ang buhok. Kahapon lang. Wika ni Glenda. Sino siya? Sabat ni Marcus na kanina pa nakatitig sa maamong mukha ng babae. Ah, si Glenda. Kaklase ko dati sa sekundarya. Ipinakilala ni Rico si Glenda sa kaibigan. Ikinagagalak kong makilala ka. Nilahad ni Marcus ang kanyang kamay na agad din tinanggap ng babae. Mga kasama mo ba sila? Tinuro ni Rico kay Glenda ang apat na estudyanteng nakaupo sa sofa. Hindi. Mga kaklase sila ng pinsan ko. Sagot naman ni Glenda. Bahagyang nagulat si Marcus nang may tumapik sa kanyang balikat. Kaya agad niyang nilingon ang gumawa nun. Bumungad sa paningin niya ang nakangising babae na si Kimberly. Mga kaklase pala ni Marcus ang tinutukoy ni Glenda na kasama nito. Marcus, sama ka sa amin. Paanyaya ni Kimberly kay Marcus. Kaya agad na pakunot ang noo niya dahil hindi niya naman matandaan na naging close sila nito para ayain siya ng basta. Lumapit din agad ang isa pang kaibigan noon na bading at nagsalita. Oo nga, Pogi. Sama ka na sa amin? Minsan lang naman to. Para naman makabanding ka rin namin at makilala. Huwag ka nang pamangge. Wika pa ni Maki na isa sa makulit sa grupo. Umulupot ito sa braso ni Marcus. Sorry guys, hindi ako pwede. Pagtanggi pa ni Marcus. Naku! Awan ang Killjoy! Ikaw na lang sa ating magkakaklase ang di pa namin nakakabanding. Nakapamulsang saad ng isa pa nilang kasama na si Lisa habang umunguya ng bubblegum. Agad naman itong sinang-ayunan ng lahat. Walang ideya si Marcus kung anong pinagsasasabi ng mga ito at kung saan siya niyayaya. Ilang ulit siyang tumanggi pero hindi nila ito pinakinggan. Gayon lang to. Gusto ko lang naming makabanding talaga. Tsaka, birthday naman ni Glenda. Sama ka na, please. Dagdag pang wika ni Kimberly. Napatingin kaagad si Marcus kay Glenda. Ngunit parang nahihiya ito habang nakaakbay si Kimberly sa kanya. Binati niya ito ng happy birthday pero tipid lang nang umiti ang dalagang si Glenda. Naramdaman na lang ni Marcus na biglang humigpit ang pagkakahawak ni Maki sa kabilang braso niya. Ay, huwag mo nga hawakan si Marcus. Alis! Shoo! Bugaw ni Kimberly sa bading na kaibigan. Ngunit inirapan lang siya nito sabay sabing, Tara na! Tila wala nang mahanap na palusot si Marcus para hindi sumama. Kaya napilitan na rin siya sa bandang huli. Ikaw na bahalang magpaliwanag kay. Hindi na itinuloy ni Marcus ang pangalan na dapat ay kanyang babanggitin. Huwag mo na problemahin yun. Ako nang bahala. Tugon ni Rico sa kaibigan. Nagsimula nang maglakad ang magkakaibigan habang hawak ni Maki at Kimberly sa magkabilang braso. Teka, kidnapping tong ginagawa nyo guys ha? Biro pa ni Marcus na nakatingin kay Glenda. Agad naman naghalak-hakan ng grupo pero patuloy pa rin ang ginagawa nilang paghakbang patungo sa lugar na pupuntahan.
Habang naglalakad ay maiingay ang mga kaklase ni Marcus. Kumakanta-kanta sila ng happy birthday habang nagtatawanan. Kaya pinagtitingin ang tuloy sila ng mga tao sa paligid. Napasulyap muli si Marcus kay Glenda. Natahimik lang na naglalakad ang dalaga. Wala itong kibo kaya medyo nagtaka ang lalaki. Kung kaarawan nito, bakit tila hindi ito masaya? May pagtingin ka na kagad sa pinsan ko, ha? Nagulat si Marcus sa tinuran ni Kimberly. Nakaramdam ng hiya si Marcus. Bahagyan niyang iniiwas ang tingin sa babae. Hindi ito direkt ang sinagot ni Marcus at iniba na lang ang usapan. Bakit ang tahimik naman niya? Hindi ba siya masaya sa kanyang kaarawan? Tanong ni Marcus kay Kimberly. Agad naman itong sinagot ng dalaga. Naging ganyan na yan mula nung maghiwalay sila ng nobyo niya sa abroad. Tugon ni Kimberly. Bakit? Ano naman ang dahilan? Usisapan ni Marcus sa kaklase. Dahil sa mismong araw ng kaarawan niya, nakipag-break ang nobyo niya. Umigpit ng bahagya ang pagpulupot ni Kimberly sa braso ni Marcus habang naglalakad. Nakakalungkot talaga, no? Tumangutangulang ang binata. Medyo malayo-layo na din ang kanilang nalalakad. Halos malagpasan na nila ang hangganan ng syudad. Ngunit hindi pa rin sila makarating sa tinutukoy na bahay ng magpinsan na sina Glenda at Kimberly. Medyo nagtataka na si Marcus sa lugar na kanilang tinatahak. Hindi kasi pamilyar sa kanya ang lugar at ngayon lang siya nakatapak ron. Subalit hindi naman maitatangging. Maganda ang lugar, ngunit ang simoy ng hangin sa lugar na yon ay tila may kakaibang hatid kay Marcus. May kakaibang presensya na nasasagap si Marcus sa lugar. Pero hindi niya matukoy kung ano ito. Basta ang alam ni Marcus, may malakas siyang nararamdaman na enerhiya mula sa isang nilalang. Malayo pa ba tayo? Nauuhaw na ako eh. Reklamo ni Joy. Malapit na tayo. Kunti na lang guys. Ayun oh. Nakikita niyo ba yung tulay na yun? Oo. Sagot pa ni Maki. Doon na yon? Dugtong pa ni Joy. Hindi pa. Saunahan pa ng konti. Sagot namang muli ni Kimberly habang nakapulupot pa rin sa braso ni Marcus. Wow! Grabe kung makapulupot kayo ah. Parang gusto niyong pusasan ah. Kantsaw ni Lisa. Kaya lumikha na naman ng maiingay na hagik-gikan ang mga ito. Hinayaan lang ni Marcus ang ginagawa ng dalawang kaklase sa kanya habang panay ang sulyap niya kay Glenda na tahimik pa ring nakayuko habang naglalakad. Ih! Bakit kasi hindi na lang tayo sumakay kanina? Masakit na ang mga paa ko. Pag-angal ni Maki. Sus! Huwag ka nga magreklamo. Kunwari pa to. Enjoy na enjoy ka nga dyan sa pagkakayapos mo eh. Sabat ni Joy. Oy, relax lang kayo. Pasasan ba't mararating din natin yun, di ba Kim? O groupie muna tayo. Inilabas ni Lisa ang kanyang kamera. Naging abala sila sa pagkuha ng mga larawan paliban kay Glenda na nakayuko pa rin ang ulo habang tahimik na naglalakad. Tahimik pa rin nakasubaybay si Marcus sa babae. Ngunit maya't maya ay nabaling kaagad ang atensyon ng lalaki sa paligid. Bigla na lang kasing nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimulang magliparan ang mga natuyong dahon na nagkalat sa lupa. Nakaramdam si Marcus ng kakaibang lamig sa katawan na nanuot pa sa kanyang balat. Naging alisto si Marcus sa paligid. Bumitaw ang lalaki sa pagpulupot sa kanya ng dalawang kaklase at humakbang palayo. Iginala ni Marcus ang mga mata niya. Mangilan-ngilan lang ang kabahayan doon. Bagamat madilim na ng mga oras na yon, naaninag naman niya ang buong paligid. Maraming puno ng nyog ang nakatayo na magkakahiwalay
sa gitna ng malawak na talahiban. Patuloy nagmasid si Marcos sa paligid. Napadpad ang mga mata niya sa isang puno ng talisay hanggang sa hindi inaasahan ang nakita niya. May naaninag siyang bulto ng isang nilalang na nakatayo sa puno. Sigurado si Marcos na hindi tao ang nakikita niya. Matangkad ang nilalang pero may kapayatan ang katawan nito. Nakasuot ng mahabang roba na itim ang kulay. Hindi gaanong maaninag ni Marcos ang itsura ng nilalang dahil natatakpan ng bahagya ang mukha nito. Nakatayo lang ang nilalang na tila ba nakangisi sa kanya. Sigurado si Marcos na sa kanya lang nakatingin ang nilalang. Titig na titig at halos hindi kumukurap ang namumula ng mga mata nito. Nakaramdam tuloy ng pagkabahala ang lalaki para sa mga kasama niya. Hindi siya sigurado sa gagawin kung sakaling maisipan ng nilalang na umatake sa kanila. Anong tinitignan mo? Nagulat si Marcos nang may mabigat na kamay ang dumagan sa balikat niya. Si Kimberly yun, nabakas sa mukha ang pagtataka. Subalit nang ibalik ni Marcos ang paningin sa nilalang, ay nawala agad ito na parang bula. Lumakad si Marcos ng paabante para hanapin ito sa paligid, ngunit hindi niya na ito nakita pa. Napatingin si Marcos sa mga kaklase niya. Nakarehistro sa mukha nila ang labis na pagtataka. Kanina ka pa namin napapansing may tinitignan. Ano ba yung hinahanap mo? Seryosong tanong ni Lisa. Napatingin sila sa malawak na talahiban, pero wala silang nakikita kundi ang madilim at matataas na talahib doon. Medyo naging palaisipan tuloy sa grupo ang tinura ng lalaki dahil medyo may pagka-weird ito. Ayos ka lang ba? Medyo nagulat si Marcos dahil nasa tabi na pala niya ang babae. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Oo, ayos lang. Sambit ni Marcos at ipinagkibit balikat na lamang ang nakita. Tara na, tara na! Excited pang turan ni Joy. Lumakad na sila papuntang tulay. Ngunit hindi pa rin nagpakampante si Marcos. Nagpatuloy sa paglalakad sina Marcos kasama ang kanyang mga kaklase. Kunyari lang siyang umaastang normal, pero nakahanda pa rin siya sa kung ano man ang maaring masamang mangyari. Ramdam niya kasi talaga na may kakaiba sa lugar at alam niyang pinamumugaran ito ng malakas na nilalang. Nakita mo siya? Bulong ni Glenda kay Marcos. Sino? Ani pa ni Marcos na kunyari ay hindi alam ang tinutukoy ng dalaga. Yung nakita mong nakatayo sa may puno ng talisay. Tahimik lang si Marcos at hindi sinagot ang tanong ng dalaga. Muling nagsalita ng pabulong ang dalagang si Glenda. Hindi ko sila gustong isama rito. Ang pinsan ko lang ang nagpumilit na pumunta kahit na ayaw ko. Anong ibig mong sabihin? Nakita mo rin ba yung nakita ko? Tanong ni Marcos. Napabuntong hininga si Glenda at tinanaw ang mga kasama nilang maiingay na tila mga batang naglalaro at nag-uunahan makaapak sa luma at umuugang tulay. Awala, bilisan na lang natin. Sagot ni Glenda na parang may iniiwasan. Nagpatiuna ng maglakad ang dalaga. Naiwan namang nakatayo sa gitna ng tulay si Marcos na may malalim na iniisip. Tila pamilyar sa kanya ang presensya ng nilalang na nakaroba, ngunit hindi niya gusto ang enerhiyang bumabalot rito. Ayaw na sanang tumuloy ni Marcos sa lugar na kanilang pupuntahan, pero ayaw naman niyang iwan ang mga kaklase dahil baka mapahamak ang mga ito kung sakaling magkamali ng mga galaw. Tuluyan nangang nilamo ng dilim ang buong paligid. Malamig ang ihip ng hangin na dala ng dalawang puno na nakatayo sa tapat ng bahay. Dakong alas 6 na ng gabi nang marating nila ang bahay na tinutukoy ni Kimberly.
Pagpasok nila sa loob, sinalubong agad sila at binati ng isang ginang. Matanda na ito at kulubot na rin ang balat. Tumugon naman sila bilang paggalang. Nilapitan ito ng magpinsan at sabay na nagmano. May mga bisita pala kayo, iha. Bakit hindi nyo man lang sinabi kaagad nang nadagdagan ko man lang ang handa? Malumanay na boses ng ginang. Mga kaklasiko po sila, Tia Cecil. Sagot ni Kimberly at sininyasan ng babae ang mga kaklase na sumunod sa kanya. Pero napansin ni Marcus na kakaiba ang titig ng matanda sa kanya. Tila ba ayaw nito na makapasok siya sa loob ng pamamahay.